Natal lang pala ito ng sardinas. Magandang araw mga lods. Sa video nito tayo ay gagawa ng homemade na sorbetes. Requested ito ng mga bibi sa bahay. Ang flavor ng sorbetes na gagawin ko ay avocado. Lalagyan ko rin ng marshmallow kasi request ito nila na lagyan daw ng marshmallow. Ilagay muna ng almost 3 hours sa freezer ng refrigerator ang cream densada na gagamitin para gawing ice cream. Ang cream densada ay mabibili sa mga department store o sa mga grocery store. Para hindi ka mahirapan, ilagay mo siya sa stainless na lagayan. Ako may lagayan ako na stainless na nagkukunting siya ng 1 liter kaya doon ko siya nilagay. Pwede rin siya sa bowl na stainless. Eh kung walang stainless, pwede na siguro yung hindi stainless na lagayan o bowl. Gumamit ako ng electric mixer para hindi ako mahirapan kasi kung mano-mano ay kapagod man. Katamad, mano-mano kapagod. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa halos mapuno na ang isang litrong lagayan. Almost double or triple yung aalsa ng mixture. Panuurin hanggang dulo kung imposible bang umalsa ang mixture o posible. Basta tiwala lang. Kailangan mag-success ito at hindi tayo mabigo kasi nakaabang na yung mga munting customer natin. Nakaabang na sa lamisa. Pag umalsa na at sa tingin mo ay eksakto na, ilagay na ang flavoring. Ang flavoring ko ay avocado.
pure fruit avocado. Ayan po, halos mapuno na yung isang litrong lagayan po natin. Buha tayo. At siyempre po ay lagyan din natin ng marshmallow. Baka hanapin ng mga bulinggit yung marshmallow eh. Kaya ilagay na natin. At haluin lang ng kutsara. Pagkatapos ay yun na. Danda po, danda. Ilagay sa freezer para tumigas. Kailangan matigas na matigas, siguro mga isang araw mo ilalagay sa freezer. O i-check nyo kung matigas na, siyempre. Pag hindi kasi matigas, pangit ang textures na. Parang kumain ka lang ng scramble. Kaya kailangan matigas talaga siya. Ayan na po, after 24 hours. 24 hours, mas maganda pag sakto sa ang texture niya. Mas masarap. Siyempre, mayroon tayo food testing yung ating maliit na boss. Siya ang magtitest kung okay ba yung lasa o ibang timpla. At dahil nagising na yung isang customer, yan, tuloy-tuloy na. Kainin na natin lahat. Kainin agad para mahusgahan kung ano ang lasa nito. At yung mga isip bata, kakain na.
Hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat sa mga nag-subscribe. At para naman doon sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe and like and share ng video na ito. Salamat po. God bless.